Sa darating na Miyerkules, ang magiging pagdinig muli dito po sa kinakaharap ngayon na problema na nito pong si Mayor Alice Guo. Dito, nais pong malaman ng taong bayan kung sino ba talaga siya. Ano ba ang mga sirkumstansya sa kanyang pagkatao sapagkat hindi po natin inanais na meron pong isang mayor na hindi po Pilipino. Hindi natin hinuhusgan si Mayor Alice Guo pero it appears na napakaraming inconsistencies. Sabi nga nitong si Sherwin Gatchalian, ang senador na nangunguna po sa investigasyon na isinagawa partikular sa Pogo operation. Mamaya, sa re-reactionan po natin video, malalaman po natin yung buong konteksto sa usapin na yan. Pero dito po sa latest post o ilan sa mga post nitong si Senator Sherwin Gatchalian, 13 hours ago, ipinaalala niya po sa publiko na itong si Mayor Alice Guo, baka makaalala na sa mga dapat na impormasyon na maalala niya. In particular, binanggit ni Senator Gatchalian ang mga katagang, I quote, may sapat na oras na para maalala ni Mayor Alice Guo ang impormasyon na kailangan natin upang malaman ang katotohanan. Sana po ay makasagot siya sa pagdinig sa Miyerkules. At inaasahan po natin na sa darating na Miyerkules, lalabas po dyan somehow ang katotohanan. Kasi imposible naman na lumipas na po ang mga araw, itatry to recall pa rin nitong si Mayor Alice Guo yung mga sirkumstansya sa kanyang pagkatao, di ba? Parang napaka-imposible. At dahil nga po dyan, ito po ay talk of the town na talaga, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, natanong na rin po dyan. But before siya tanungin ng media, ang unang naging aksyon ng ating gobyerno rito ay ang Office of the Solicitor General na sila daw po ay magpa-file ng petition o yung co-quaranto petition. Ang layunin po nito ay i-remove ang isang opisyal sa gobyerno sa pamamagitan po ng legal na proseso. Ngayon, pakinggan po natin ang balita nito kaugnay po ng pagbuo ng Solicitor General's Office ng team para po pag-aralan ang possible na legal actions against Mayor Alice Guo. Mag-iimbestiga na rin ang Office of the Solicitor General sa kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, bumuo na siya ng special team ng mga investigador upang suriin kung illegal na ba ang pananatili sa pwesto ng alkalde. Kaugnay ito ng mga hinala na hindi Pilipino kundi isang dayuhan si Mayor Guo base sa mga naging kasagutan nito sa pagdinig sa Senado. Ayon kay Guevara, sakaling makakita ng sapat na basihan ay ang OSG mismo ang magsasampa ng co-warranto case laban kay Guo upang papatalsik ito sa pwesto. Sa ngayon, anya ay nangangalap na sila ng kinakailangang mga impormasyon mula sa Commission on Elections of COMELEC, DILG, DepEd, Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, habang sinasagawa po iyan ng Office of the Solicitor General, talagang malakas po ang panawagan ng publiko na alamin ang katotohanan tungkol po dyan. At parang hindi po ma-impluensyahan ng particular na mayor, itong si Alice Guo nga, ang isinasagawang investigasyon, nire-recommenda po ngayon ng Department of Interior and Local Government ang isang preventive suspension. Yan po ay kanilang nire-request na aksyonan ng ombudsman. Sana mangyari po yan kasi alam naman po natin na kapag sitting mayor ang pag-uusapan, maaari talaga itong maka-impluensya, lalong-lalo na yung kung ang pagkukunan po ng mga ebidensya ay doon sa munisipalidad mismo ang kanyang pinamumunuan. Like for example, yung local registrar, syempre nasa ilalim po iyon ng mayor's office. Pagka ang nakaupo ay yung mismong iniimbestigahan, baka magkaroon po ng influence somehow at madiskarel yung tinatakbo po ng investigasyon. Kaya isa lamang yan sa mga kadahilanan kung bakit dapat ma-preventive suspension ito pong si Mayor Alice Guo. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Inirekomenda ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman ang pagpapataw ng preventive suspension laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
Sa isang pahayag, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na bumuo na ang ahensya ng task force na tututok sa pag-iimbestiga ukol sa umano'y ugnayan ni Mayor Go sa ilegal na operasyon ng Pogo Hub sa kanilang lugar. Ayon pa sa kalihim, nakapagsumiti na sila ng report sa ombudsman kahapon. Para sa DILG, nararapat na suspendihin muna si Mayor Go upang mapigilan ng anumang tangkang pang-iimpluwensya sa isinasagawang investigasyon. Samantala, nais naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na magkaroon ng malalimang investigasyon sa nadiskubring ilegal na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Yan ang aalamin natin ngayon sa susunod na video na ating pong re-reaksyonan. Kasi hindi po ito actually nagsimula kay Mayor Alice Go personal circumstances, ano? Ito po ay nagsimula doon po sa Pogo operation na talagang itong si Senator Sherwin Gatchalan, matagal niya na pong sinusulong na matigil na po yan sa ating bansa. Alam po ninyo, ang Pogo, naglipa na po ito sa panahon ng nakaraang administrasyon at hindi po mabuti ang idinulot po nito sa ating bansa. Biruin ninyo, common sense eh. Ang China, totally ban sa kanila ang Pogo. Tapos, itong mga Chinese, dito nag-ooperate sa atin. Bakit ibinan ng China yung Pogo operation? Hindi kasi maganda ang epekto nito sa lipunan. Tapos, dito ngayon dinala ng mga Chinese na ito sa bansa po natin. Ang masakit, pinahintulutan ito ng nakaraang administrasyon. Kung ang pag-uusapan ay kita, eh malaki talaga ang kinikita somehow dito ng ating gobyerno. Pero ang tanong, yung kita ba na yan ay sapat para po yung social menace na ito ay ipagsawalang bahala na lamang po ng ating gobyerno? Na ganun ang nangyari sa nakalipas na administrasyon? Parang okay lang sa kanila eh, na kaliwat kanan ang kriminalidad associated with Pogo basta kumikita lamang. O, pero siyempre, baka ibalik nyo naman sa akin yung katanungan na yan o issue na yan. Eh bakit si Pangulong Bongbong Marcos magdadalawang taon na sa panunungkulan, hindi niya maipatigil ang operasyon ng Pogo? Meron po kasing mga legal na prosesong pagdadaanan pa yan. Tandaan po natin, sa panahon ni Rodrigo Duterte, na-legitimize ang operasyon ng Pogo. At yan ay under ng PAGCOR. Kaya PAGCOR dapat ang magresolba. Siyempre, yan na rin ay naaayon sa kagustuhan ng ating Pangulo na ito'y matigil na. Ano? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos basically ayaw dyan. Pero meron tayong legal process na dapat sundin. At tingin ko naman, sa tinatakbo po ng mga pagkakataon ngayon, yung legal na proseso na yan, unti-unti na po yung umuusad na eventually magre-resulta po ito sa pagkakadban ng Pogo dito sa Pilipinas. Pero wag po nating madaliin ha, dahil kapag ka nag-o-observe po tayo ng rule of law at due process, hindi po ganun kadali, katulad po ng sinusuggestion ninyo na i-deport agad, particular ito pong si Mayor Alice Go. Everything sa isang demokrasyang bansa should undergo sa tinatawag na due process and observance ng rule of law. Punta na tayo ngayon dito po sa konteksto ng ating pag-uusapang balita. Oh, I forgot. Ang Pangulo po natin, syempre, nagpahayag na kaugnay po niyan. Kasi ina-associate po si Pangulong Bongbong Marcos in particular sa mga photograph na nakukuha sa internet ngayon, nakikita. At prior to that, kasi ang Pangulo po natin, nagsalita na dapat imbestigahan. Eh, kinakitaan ito ngayon ng mga DD sheets ng pagkakataon. Kaya tinitira nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ang nangyayari is guilt by association kagad. Dahil lamang magkasama si Pangulong Bongbong Marcos, eh ganun na kagad ang panghuhusga nila. Yesterday, in an ambush interview, sinagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero before natin puntahan yan, eh panoorin nyo muna ang unang naging pahayag tungkol kay Mayor Alice Go ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sir, matulog po sa Senado ngayon yung hearings investigation as to Bamban ng Mayor Alice Go. May directives po ba kayo to
sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po. Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil renewed natin yung sa Panban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakini-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang imbestigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Okay. Iniimbestigahan na yan sa ngayon, ha? Ang OSG, ang DILG at iba pang mga concerned agency kasama ang House of Representatives saka ang Senado. By the way, sa House of Representatives, i-schedule pa lamang yung possible committee hearing for that matter. Samantala, ang Senado, sa Miyerkules na ngayon, ikalawang pagdinig po nila. Kaya abangan po natin yan. Yung naging kasagutan naman ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos tungkol po doon sa association niya, di umano daw dahil sa mga photograph na yan, napakasimple lamang po ng sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ah, pasensya na kayo at hindi ko pala nailagay dito yung timestamp, kaya hanapin natin. Hanapin natin. Basta't nagsama ang mga partido. Hanapin natin. So, but they're 22 and then... Last question from Camila Domingo. Sir, China reportedly approved the policy which announced. There are also a tape. It is in the possession. We cannot be. It is becomes harder and. There's no directive like that. It is. Anyways, hindi ko makita, hindi ko na i-timestamp. Alalahanin ko na lamang yung sinambit ni Pangulong Bongbong Marcos sa particular interview na yan. Sabi niya, nung panahon ng halalan pa yan. At alam niyo naman kung gaano karami ang nagpapa-selfie sa atin. Umabot pa nga yan 1,000 sa tingin niya. Hindi mo naman pwedeng tanggihan ng mga yan na magpakuha ng litrato. May katwiran si Pangulong Bongbong Marcos doon kung sino-sino ang nagpapapoto sa kanya sa panahon ng halalan. Pangkaraniwang individual, mga local government officials na nagnanais na mga aspirants ng LGU positions. At kung ang sasabihin nyo naman, paano naman nung nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos? Common sense naman, di ba? Sa lahat ng pinupuntahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, merong laging photo ops. At bahagi ng photo ops na yan sa mga local government area ay yung mga LGU officials kasama ng Pangulo na nagpapapotograph. Kaya kahit anong gawinin nyo ngayong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan magtatagumpay. Sa huli, babalik sa inyo ang sisi. Dahil unang-una sa lahat, ang issue kay Mayor Alice Guo ay nagsimula sa pag-iimbestiga sa Pogo kung saan di umano'y nagkaroon din siya ng parte somehow. At ito ngayon, panoorin natin ang buong konteksto kaugnay niyan. Sa interview nitong si Christian Esguerra, dito po kay Senator Sherwin Gatchalian, syempre tinanong niya yan at ipinaliwanag po nitong si Senator Gatchalian kung bakit ba napunta sa investigasyon kay Mayor Alice Guo. Ano ba yung mga prior circumstances before Alice Guo maisa publiko yung kanyang mga kontrobersiya? Panoorin po natin ito, mga tol. Okay, konting backgrounder muna no, bago natin pag-usapin itong questionable background nitong si Mayor Alice Guo. Ano ba itong nag-cause ng inyong resolution? Can you talk a bit about this raid sa Pogo sa Bamban? Actually, nung lumabas to, Christian, nag-file tayo ng resolution to investigate this Pogo. Dahil may mga allegations of human trafficking, torture, illegal detention. Ito, malinaw sa ating ngayon ha.
na hindi yan basta lang na inimbestigahan si Mayor Alice Guo. Product po ito ng circumstances. Inimbestigahan ang Pogo, nagkaroon ng mga reklamo dito, tapos sa mga reklamo na yan, nagresulta sa kaliwat ka ng police operation at nagkumpirma na talagang there are illegal activities transpiring sa mga Pogo operation. In particular, dito po sa Baupo compound na sinasabing pag-aari nito pong si Mayor Alice Guo. And worse, ang compound na yan ay nasa likod lamang ng Bamban Municipal Hall. Tuloy po natin ang pakikinig dito. At ito yung nakikita naming normal modus ng mga Pogo. May human trafficking, tapos tinotorture nila yung mga tao kung ayaw magtrabaho, tapos kinukulong at kinukuha yung passport pag gustong umalis. At pinipilit nila magtrabaho, no? So parang modern day slavery. And dito sa Banban, nakita rin namin na merong mga scamming nangyayari tulad ng crypto scam, love scam at iba pang mga scam. Kaya nag-file ako ng resolution at ang focus ng resolution ay yung human trafficking at of course ang focus rin ay yung Pogo na gumawa nito. Okay. So, gaano ba kaseryoso? How was this raid different from other raids conducted sa mga Pogo? Different siya in a way dahil merong local official na involved. Just to give konting background, no? Itong Pogo na ito, pangalawang, itong Pogo Hub, tawagin natin Pogo Hub, dahil napakalaki niya, almost 10 hectares siya. Dalawang beses na na-raid to, no? First, noong 2023, na-raid siya around March, dahil mayroong nag-report ng financial crimes at cyber crimes. May basher. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a Hoy, mga basher, mahiya naman kayo. Every time na mag-show off kayo, makikita nyo si Itok-Itok. Kakahiya naman, no? Tuloy po tayo dito. At na-raid siya ng police. So, sinira siya. Tapos may bagong nag-apply ulit. Ito yung Zun Yuan, na nag-apply at na-raid ulit because merong nakatakas na, I believe, Vietnamese and Malaysian at nag-report sa PAOC naman ang nag-raid, no, Presidential Anti-Crime Commission. Yung report, yung mga nakatakas, actually corroborated o nagtugma siya doon sa mga report ng mga embassies. Kasi mga embassies pumupunta rin sa PAOC at nare-report na meron silang missing na mga citizens. At kaya nagtugma at kaya na-validate ng PAOC na talagang mayroong illegal na nangyayari dito sa Banban. At again, no, a little backgrounder. Nung yung unang Pogo, yung Hong Sheng, ang pangalan ni Hong Sheng, nag-apply, ang applicant nito ay si Alice Guo. Hindi pa siya mayor at that time. Nanalo siya noong 2022. Eh. This was around 2020. Diba? Panahon ng Duterte. kaya huwag nyo nang ipagpilitan mga basher. Kasi mapapahiya kayo. Kahit anong gawin ninyo na i-associate si Pangulong Bongbong Marcos kay Mayor Alice Guo. Useless yan. Hindi yan paniniwalaan ng tao. Dahil ang sirkumstansya ang nagsasabi na panahon ni Rodrigo Duterte na mayagpag ang operasyon na yan, particular diyan sa area ng Bamban. Ha? Kaya direktang konektado si Alice Guo, si citizen Alice Guo at that time, dito sa Hong Sheng na na-raid. At yung may-ari ng lupa, no, itong land owner, ang pangalan ng corporation ay Bao Fulan. At that time, in 2020, 50% ng Bao Fulan
ang pagmay-may-ari, ang may-ari ay si Alice Bo. At on record, ang grabe, kanyang yaman, ano? Position doon sa Bawfulan ay... Napakayaman itong Alice Bo kasi sinasabi dito mga tol na meron daw po itong helicopter pa. Tapos doon sa post na nakita natin sa For the First Couple, may senior siyang mga sports car eh. At sinasabi na pag-aari din daw po ito nitong si Mayor Alice Guo. Ito po yung mga sports car na napakaganda talaga at milyon-milyon po ang halaga ng mga ito. Medyo nasa malalim na pala. Tingnan natin, ano, gusto ko lamang ipakita sa inyo. Yan o. Di ba? Yayamanin si Mayor. Yan o. Ewan ko kung anong McLaren yata ito. Tingnan nga po natin kung ano yung particular na tatak nung sasakyan. Yan o. Mayor Guo's McLaren wins in car show. The McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo won the top award in the auto motor shop organized by the Municipality of Concepcion, Tarlac, as part of the town's founding anniversary last December 11. Yayamanin, ano? Merong sports car na limited edition pa nga yata yan, tapos merong helicopter. Ngayon dito sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian, eh nagmamay-ari ng 50% shares diyan sa Bawfuland. Ganyan kayaman ang mayor na yan. Tapos, hindi natin kilala. Parang imposible, di ba? Pagka business people, usually, lalo-lalo Pilipino, kilala po particular ng media. Eh siya, hindi po natin kilala. Presidente. So ang ibig sabihin nito, talagang siya yung may-ari ng Land Corporation, siya yung applicant ng Hong Sheng. So konektado siya dito sa unang Pogo Company. Sa pagkakaalam nyo, kailan niya, when did she acquire ownership of this company, tsaka itong property? No, itong Bawfulan, no, I'm trying to remember the exact date, but it was, I think it was incorporated mga 2019. Pero sigurado ako na yung letter of no objection ng Sunggunian ibinigay sa kanya noong 2020. No? So siguro ang incorporation na around 2019 to 2020. No? More or less nasa ganyan dates. At nakita rin namin na 50%. Malaki yung pagmamaari niya dito. 50% ng company siya may-ari. Kaya nung tinanong namin siya nung sa hearing, sino ang nag-invest dito? Sabi niya hindi niya alam. At sabi ko, sa laki ng investment nito, ano ang kita mo dito? Anong return mo? Kasi normally, kung nag-i-invest ka sa negosyo, dapat alam mo kung kailan yung payback period mo, kung ano yung kita mo. Pero hindi niya rin masabi dahil sabi niya, ano lang siya dito, investor, at hindi siya nagpapatakbo. Pero on record, siya yung presidente. No? So kung presidente ka ng kumpanya, ibig sabihin, ikaw nagpapatakbo. Tama, di ba? Kaya... napakahiwaga talaga ng pagkatao nitong si Mayor Alice Guo. Baka hindi lang ito mga tol about Pogo eh. Baka mas malalim pa dyan. May mga conspiracy theory na ito daw po ay secret agent ng China. Ano? A deep penetrating agent. Pero ito, baka ma-misinterpret nyo ako ha. Hindi po facts ang sinasabi ko. Conspiracy theory. Ha? Palapalagay. Sa madaling salita, na ito daw po ay di umano'y secret agent and hindi natin pwedeng isa walang bahala yun. Kasi it involves national security na, lalong-lalo na mayroong kang mayor na ang identity hindi kilala at possible pa na ang kanyang nationality ay Chinese. O, di ba? Which is, alam naman natin ang interest ngayon ng China. Sabi nga ng isang kongresista, na si Congressman Abante, I'm sorry. Itong China, gusto nitong i-dominate ang lahat eh. Ano? Particular sa politika. Alam naman natin kung paano inimpluwensahan ng China ang Duterte administration. Kaya most of the decision ng Duterte
ay pabor palagi sa naratibo o interest ng China. At hindi nyo yan maikakaila, mga Duterte supporter. Kahit sa ang anggulo tayo magdiskurso tungkol sa bagay na yan, hindi nyo maikakaila na interest at naratibo ng China, most of the time, pinapaboran nitong si Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Senator Gatchalian. At nagtali yan o nagtugma yan doon sa application niya ng mga building permit, sanitation permit, lahat nakapangalan sa kanya. So ang ibig sabihin, siya talaga ang nag-a-apply in behalf of Baofulan. Kaya yung sinabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari sa Baofulan. Parang katakataka dahil ikaw yung presidente, ikaw yung applicant, ikaw yung 50% investor, hindi mo alam kung ano nangyari sa kumpanya mo. So pagkakaalam niya, saan ba nanggaling itong si Alice Guo? Bakit sa niya na-acquire yung wealth na yan to be able to own this? Actually, Christian, yan ang aking theory. No? Kasi nung tinignan namin yung financial statements ng Baofulan, ang asset niya 1 million lang. At ang sales niya almost zero. Sabi niya, kami nagpapaupa lang kami. So kung nagpapaupa ka, meron kang benta, di ba? May sales ka. Pero nung tinignan namin yung financial statements, wala. Wala ring asset. So ang theory ko dito, merong ring angulo ng money laundering. Ibig sabihin, yung pera nang gagaling sa hindi maganda or sa mga maduduming paraan at binubuhos dito sa construction para luminis at gawing negosyo. Ang so, ganda ng paliwanag ni Senator Gatchalian sa money laundering. Mas kauna-unawa yan. Alam po ninyo, dagdagan natin yan ha. Kasi maraming hindi nakakaalam, naririnig lang natin lagi. Ano ba yung money laundering? Ang money laundering, magkakaroon lamang yan kapag ka merong tinatawag na predicate offense. Yung predicate offense, ito po yung mga krimen na nangyari muna bago magkaroon ng pera. I hope maunawaan ninyo ng maigi, no? Halimbawa, nagbebenta ka ng illegal na droga, maruming pera yan kasi hindi legal yung transaksyon. Kidnap or ransom, maruming pera yan. Other forms of criminality na magre-resulta sa profit, maruming pera yan. At basically, ang maruming pera, hindi mo pwedeng gamitin basta-basta kasi yung source of origin, illegal eh. Kaya typically, kinukumpara yan sa isang maruming damit. Hindi mo pwedeng suotin dahil mabaho, marumi, nakakahiya. Ano? Kaya lalaban mo. O, ganun po yon. Kaya tinawag na money laundering. Nilalabhan mo yung damit mo para luminis, yung maruming pera lilinisin mo sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan. Merong tatlong phases yan na pinagdadaanan pero hindi ko na po i-discuss sa inyo kasi technical na yon sa mga nag-aaral ng criminology and other related courses, tinatopic po namin yan. But going back dito sa pinapaliwanag nitong si Senator Sherwin Gatchalian, as simple as that, yung maruming pera ilalagak sa isang transaksyon para paglabas nito, malinis na yung pera. O, tuloy po natin ang pakikinig kay Senator Gatchalian. May angulo ito ng money laundering na pinag-aaralan din namin. Pero nung tinanong namin siya diretso, saan ang galing pera? Simple sagot niya, hindi niya rin alam. Uy, salamat. Attorney Rene Bueno. Ha? Pwede ko po ba kayo imbitahan sa isang live streaming? Kapal na mukha ko, no? De, talagang... Pagka marami ako natututunan sa isang tao, gusto ko talagang ma-invite sa ating programa. Thank you, Attorney Rene Bueno. Paki-subscribe nyo po siya. Hindi po ako pwede magturo. Criminologist lang po ako eh. Pero pinangarap ko po sanang maging abogado. But due to shortcomings and personal mistakes, hindi po nangyari yan eh. Ewan ko kung mangyayari po sa hinaharap. Ganun pa man, tuloy po tayo rito sa pakikinig kay Senator Gatchalian. May kaya siya natuturing yung amnesia girl, no? Karamihan sa mga tanong nyo, hindi niya maalala. Christian, if you look at the transcript, ang sagot lang naman niya, hindi ko maalala, hindi ko alam, o babalikan ko kayo, kukunin ko yung dokumento. No? So, yun lang naman yung tatlong sagot niya surrounding sa mga tanong namin ni Senator Risa. Pero, ayun, bago siya naging mayor, no? So, sabi niya, businesswoman. Ngayon, mga so, tol, ayoko naman na kuhanin ang video nitong si... Sherwin si Christian Esguerra, nakakahiya naman sa kanya, may copyright rights, may copyrights ano. Kaya panoorin niyo na lamang po ang kabuuan ng live streaming na 'yan sa kanyang programa. Meron lang din akong gustong i-share sa inyo na napanood ko kanina. At ito po yung isang vlog
na andiyan na po yung basura na related po dito sa ating pinag-uusapan. Saan ko ba napanood yun, banda? Sandali lamang, ha. Ito, Pinoy Car Guy. Dito ko napanood. Yan. You said... Si Senator Gatchalian naman ang nagpapaliwanag dito. Although gagamitin natin yung video nitong si Pinoy Car Guy, pero at the end of the day, ika nga, eh, si Senator Gatchalian yung nagsasalita. Maganda po yung paliwanag niya rito, eh. Yan, ha. Panoorin po natin ito. Ito, but based on... Kaso lang, medyo distracting yung audio, eh. May background music yung video, eh. Ito, dito natin tuloy ng bahagya. Dapat na magsagawa ng mga illegal na gawain dito sa ating bansa. Ay, sandali. Dito tayo. Dagdag pa na. Million. Yan. At kompleto, doon si Shea at yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. Ayan, ha. At yung villa na ipinakita ko lamang sa inyo, hindi rin natin gagamitin ng buo ang video, pero ibababa ko po dyan sa chat area yung link para mapanood nyo po yung mga relevant video dito po sa reaction video natin ngayon. Saka nandito na rin yung basura, kaya makakadistract. Anyways, pansamantala na muna tayong maghiwa-hiwalay, mga tol. Gusto ko sana mag-live kaagad, eh, sa Top 1 Alpha. Ang problema, nandito po yung basura ngayon, kaya siguro after 10 minutes, going live ako dyan po sa nakapin post na link sa atin at pag-uusapan po natin mamaya naman, politika. Ano? Ito po ay may kaugnayan sa binubuong koalisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ika nga panibagong Uniteam. Dito sa pagkakataong ito, ang National People's Coalition, tama ba? NPC. At ang Partido Federal ng Pilipinas ay nag-alyansa na po. Pag-usapan natin mamaya. Nabibingi na ako sa basura. Hanggang dito na lamang muna, mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.